issues, magandang buhay at magandang ako. Charot, nagmamaganda sa inyong mga paningin. Ako lang naman si Ambisyoso V. At ayun mga kabisyos, kumusta naman kayo at kumusta ang buhay-buhay natin? At ayun na nga, siguro sa makagaya kong OFW dito sa Taiwan, updated na updated tayo sa nangyayari. Lahat ba nangyayari? Sa lahat nangyayari? Hindi. Sa, di ba, sobrang naging trending, naging viral si Sis Lien, si Lawan. Ayun na nga, nang dahil sa kung ano-ano mga pinagsasabi niyang wala sa ayos tungkol sa ating mahal na Pangulo, di ba mga kabisyos? Grabe. No, na sobrahan niya yung pagka-freedom of speech niya. Yung as in talagang nakawala sa hawla, yung bunganga niya, gano'n. Na sa bagay, hindi natin siya masisisi kung yun yung nararamdaman niya at kung yun yung inuutos ng isip niya, di ba mga kabisyos? Pero ganun pa man, dapat nag-isip-isip siya sa mga bagay-bagay. Alam mo yung tipong sarap sabihin na try mo kayang maging pangulo nang malaman mo kung ano yung mga ano, siguro pangalan sa barangay pangalan di mo nakakayanin eh, ganung eksena doon pa kaya sa pinakamataas, di ba? Hindi yung porke na ano, gusto mo literal na si Pangulo natin yung as in talagang nandun sa frontliner, nandun sa ano, gusto mo literal na ganun talaga, te? So, yun. So, hindi mo man lang pinag-isip-isipan yung mga pinagsasabi mo. So, basta ganon yung salita. So, ayun, mga kabisyos. So, ayun, balibalita na ngayon sa social media na, ayun nga, sa deport, papa-deport na siya, ganon. So, tama lang naman for me para naman kahit papano mabigyan ng leksyon or 'di ba yung kaakibat na bayad sa kung anong ginawa niya ganon pagbabayad ka rin. So ayan mga kabisyos, 'di ba? So sana nga sa marami sa social media yung mga nagkakalat na ganyan. So sana nga, ganyan lagi yung mabigyan sila ng action para hindi nila inaabuso ng sobra yung freedom of speech nila ng nasa unlimited power na sila ganon. So, ayun mga kabisyos. Okay lang na magsabi ka ng sama ng loob o whatever. Wag lang naman na to the level na highest level na lumagpas ka na sa level-level, ganon. No? So, ayun, huwag mong, eto ha, bilang OFW kasi sa atin, huwag mo nang, yung tipong, hindi natin masisisi yung iba kasi nga talaga naman sa atin or sa ibang bansa, no work, no pay na po yung mga ibang OFW. So, si Sis Lien naman, bilang caregiver dito sa Taiwan, oh my gulay, hindi ka naman nawala ng trabaho eh. Super blessed nga tayo na mga caregiver dito sa Taiwan. Kasi nga, kahit papano, tuloy-tuloy yung sahod natin. Kasi kahit nasa bahay lang tayo, yung ganong eksena. So, ano pang pinuputok ng butsi mo dyan na sobrang mamamatay naman na yung pamilya mo sa Pilipinas, no? So, yun. 40 days lang yun or 2 buwan, ganon. Sa kulang-kulang 2 buwan, ganon lang yun, may gulay. Ang eksena, may mga binigay naman na relief goods sa mga barabarangay, ganon. May mga mabubuting puso naman na kahit hindi ano sa, na may kaya o may kakayahang magbigay, ganyan, nagbibigay sila, ganon. So yun, yung napapanood ko sa mga ibang vlogger, ganon. Diba? Tapos, anong tawag dito? Tsaka kung may mga tanim-tanim kayong gulay sa baku-bakuran, magugutom ka ba? Hindi. Bigas lang ang problema. Ganon. Bigas, asin, ganon. Yun lang yung mga pinaka-main na kailangan na huwag mo nang masyadong
As in naman na parang mamamatay na ano naman agad-agad? Agad-agad? Diba? Sobrang tayo kasi bilang OFW. For sure. Kick. Siguro hindi naman totally na zero balance yung mga pitaka natin or yung mga tago-tago natin. Hindi naman siguro totally zero, ba? Diba? Kahit pa paano, may mga tabi-tabi tayo, ganun. Kasi lalo na ngayon, hindi naman wala naman tayong sa akin kasi wala po akong day off. So, yung iba, hindi na masyadong yung iba, hindi na totally pinag-day off ng mga employer nila, ganyan. So, yung pinanday off mo, masisave mo na yon, something, ano na yon, konting ipon mo na din yon, ganon. May raraos na din kahit ilang linggo, ilang araw, di ba? So, grabe no, to the level talaga na yung parang kagutuman mo na agad-agad, as in talaga magugutom ka, umamamatay ka na agad-agad, yung ganong eksena. Hindi ganon. So, after netong mga nangyayari, ganon, so, napakalaking aral na sa ating lahat, ganon, na kung may mga sobra-sobra tayo sa tuwing may pera tayo, anong tawag dito? Uugaliin natin magtabi, ganon. Huwag na tayong masyadong pa-social media kasi na may sobrang pera, bili mo agad ng damit, may pa-selfie, yung mga ganong bagay, may sobrang damit, bagong shoes na naman. Kung pwede pa naman yung ibang shoes mo, why not, diba? May konting, may sobra ng konti, o kailangan na naman ng bagong lipstick, bagong color, bagong whatever, ganon. So, huwag na tayo masyadong patrendy. Huwag na tayo masyadong ano sa social media, kasi nga, yung social media, mga best, nakaka-poor. Nakaka-poor sa bulsa, ganon. So, yun. Kasi kahit papano, kung may sobra tayo, itabi natin. Kasi hindi natin alam yung mangyayari sa future, ganon. Yun talaga yung pinaka-importante, mga kabisyos, na ugaliin yung magtabi. Kahit papano, magtabi kayo kasi hindi nyo talaga alam yung future. Yun talaga yung best way na kailangan natin sa mga sa pera natin pag may sobra-sobra. Kahit konting sobra lang, kahit 100, 200, 500, mga ganung bagay, itabi nyo mga kabisyos, hindi puro lamon na kagaya ko. Okay lang yan, na-treat nyo yung sarili nyo, pero wag nyo man naman masyado, ganun. Isipin nyo yung future, ganun. So, ayun mga kabisyos, kasi nga, yung pag-i-stop naman nung nangyayari sa ating earth, yung sa karbonana na yan, nasa ating sarili, kung paano natin disiplinahan yung sarili natin, nandoon yun para tumigil na siya, di ba? Para yung curve na line, ma-flatten na natin, ganun. Kasi nga, kung tayo mismo walang disiplina sa sarili, paano, kailan pa matatapos, o di ba? Kung tayo mismo nakikipagguluhan din, o di ba, walang mangyayari, lalo siyang lumalala, lalo siyang patuloy na lumalaki, ganung eksena mga kabisyos. Kaya, di ba, napakalaking tulong mo na sa gobyerno na yung ikaw mismo, sa sarili mo, disiplinahan mo, manahimik ka, stay at home, ganun lang, di ba? Oras naman para sa mga sa pamilya mo na makasama sila. Buti nga sila, kasama nila eh. Ako nga eh, diba? Kami nga na nandito na, diba? So, yun yung sobrang sarap na time na kasama mo yung pamilya mo, mga kabisyos, diba? So, yun. Laging magtabi kung may sobra sa kinikita, ganon. So, tinatawag na ako ng lola ko. So, ayun mga kabisyos, kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa mga susunod kong mga videos. Hindi ko alam kung kailan ako magpapa
Gusto ko ding magpa-game something dito sa aking channel. Pero abang-abang kayo mga kabisyos kung ano yung mga pwede kong ipa-share. Kasi 2,000 subscribers na tayo mga kabisyos. So, papunta ako dun sa room ng lola ko. Sa room namin. Kasi nagtatawag na siya. Kasi iihi si lola ko. So, ayun ang aking lola. Ama! Ama! I love you! I love you daw. So, ayun mga kabisyos. Maraming maraming salamat. Stay at home. Stay safe. Bye-bye.